So, way back 2016, I graduated from college from LaSalle Dansma, major in Business Operations Management. After graduation, I looked for a job suitable for my degree. Actually, meron akong iniisip na dream company and dream position ko there. And then, I applied for it. 3 weeks after that, I got it. So, thank God dahil bigay pa rin na niya kung ano yung gusto ko, kung ano yung pangarap ko noon. I landed a job at a top real estate company here in the Philippines. So, my position there was a purchaser. So, I was a buyer, if you call it like that. Actually, dun ko rin na-meet yung boyfriend ko for 4 years now. But that's a different story. And that was a really good start for me. I was doing good. No. 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 Weird. After a few years, maybe it's like that. Siguro, meron talagang gagawin sa'yo si Lord sa mga pangarap mo sa buhay or even your situation na talagang magpapabago sa'yo ng priorities mo or mapapaisip sa'yo. If that's really kung saan mo gusto mag-spend with yung buong buhay mo. 1 year and a half siguro ako nandun sa company na yon. Nagkaroon ng problem. Ngayon, I realized na parang nawawalan ako ng worth. Kasi diba ganun tayo na gusto natin maramdaman na may value tayo doon sa kung saan tayo nagtatrabaho. At maramdaman natin na na-appreciate tayo and also na-recognize tayo sa efforts natin towards building our own name, even building our career there. Naisip ko, looking back, siguro yun yung ginawang paraan ni Lord para maparealize sa akin. This is your dream. Not mine, but yours. Ito, ililid na kita. This is the time that you pursue naman my dream for you. Yun yung siguro ang ginawa niya na paraan para maparealize sa akin na I have a bigger dream for you. Yung mom ko na maging, no, creepy talaga. One day, lumapit sa akin yung mom ko because she's been a part of Mary Kay for almost 10 years now. So, syempre, back then, 8 years pa lang, 9 years. And meron siyang requirement for a certain travel incentive na kailangan pa niya ng isang member. So, nagkataon naman na she was asking me na for favor na pa-member ka na because I was at that age na, I was I think 20 na or 21 then. And she was asking me for blessing and support. Yun yung membership ko. And I got a starter kit. Yun yung tawag namin sa kanya three years ago. The bag. And then meron dun time wise cleanser. And then some business tools. And then a book of Mary Kay. That was worth 1,500 back then. Ibang-iba siya sa starter pack natin ngayon. Yun yung ginamit ko lang to address my pimples. Yan, looking back dito sa aking pimple story. Yun lang alone yung ginamit ko. That's why dun sa kwento ko nga, my skin was really dry, but it was free of pimples. Kasi cleanser lang ginamit ko, no moisturizers at all, no serums at all. Talagang yun lang, yung cleanser lang na yun. Didn't resign. Hindi ako agad-agad nag-resign, but I was really feeling that way already. But since yan, nag-offer niya yung business si mother, isip ko pa rin na wala akong skills to do it ng really doing it as my business or as my own. I let her guide me. So, siya pa rin yung nagpipilit sa akin, oh, magkita ka para may kita ka. Oh, mag-recruit ka para may kita ka rin. But I was really not appreciating the business because I was really young at syempre yung isip ko, maghanap na lang ako ng trabaho sa iba. Kumbaga, meron akong onting na benta pero hindi ako marunong maningil. Kaya ayun, tumigil din ako. Kumbaga, hindi ko na-appreciate kasi hindi ako nakapaningil. Meron din ako na-recruit as a new beauty consultant. It was doing great, but it was not my focus. Gusto ko pa rin mag-work. At tahakin kung ano yung career ko. Kumbaga, sabihin na lang natin na nawalan ako ng rason, nawalan ako ng inspirasyon, ng motivation para mag-continue doon. Nawalan talaga ako ng place. And really, what I was thinking is that I don't want to do this for the rest of my life. Waste what I have been working on for the past 4 years. Pero bigla na lang mag-snap sa akin na ayoko gawin to for the rest of my life and not find what I really was meant to do. So, yun yung... Ay?
talaga ako ng purpose. And yun, I just wanted out of that company. Just do whatever. Kung saan ako tahakin. And sakto lang noon na my mom was trying to achieve a travel incentive. And nagkulang siya ng isang member. And that was me. That was doing it naman na. Towards the end of my resignation or my days doon sa company na yun, parang biglang nag-snap out of me na bakit hindi Mary Kay? Bakit hindi ko gawin yung Mary Kay? Bakit hindi ko gawin yung business ng mom ko? Wala naman akong fallback. Wala akong ibang fallback kung hindi yung business na yun. I was not part of any other businesses other than that. And nakita ko rin kasi na pwede akong i-guide ng mom ko. Sabi ko lang actually sa kanya, if pwede ako maging assistant niya, and I'll do everything for her kasi part-time pa lang din siya. She's a unibanker pa before. Kulang ang oras niya para asikasuhin yung other businesses, business transactions because she's working part-time. Nung nagpasa na ako ng resignation letter, every other day, absent ako noon. Even before ako totally mag-resign or even before ako mag-last day, I was doing skincare classes, I was recruiting, doing everything in assistance of my mom sa kanya Mary Kay business. Eventually, I became full-time. So, I quit my job at age 21. Just let God take me anywhere. And He took me to Mary Kay, to where I am right now. I can't really ask for more. After my last day, so I was doing her job as a beauty consultant. Hindi pa kasi siya director noon. So I was doing her job as a beauty consultant. Take note kasi hindi ako sanay sa ganyan. I had zero experience sa sales ever. Meron onte, pero not sa direct selling. Take note din na hindi ako sanay sa ganun. Hindi ako sanay na humarap sa tao. Hindi ako sanay na mag-walk in. Wala talaga akong experience sa anything. I mean, anything. Direct selling. But I just follow my mom. Papasok lang ako as assistant. Pero thankful lang din ako na naisip ko yun. Kasi dun ko natutunan lahat. Dun ko na-appreciate yung career path ni Mary Kay. At kung gaano siya kaganda, very, very promising ang ino-offer niya career path ni Mary Kay. Mom ko nag-start ng mga 40 plus siya and I started it at age 21. But if asked, kung ako tatanungin na kung na-meet ko si Mary Kay at an early age, I'd really do it. Kung na-meet ko siya ng 18, most probably, papasukin ko pa rin siya and I won't even take a second guess. Hindi ako magdadalawang isip to make it as a business. Pero everything happens for a reason. At siguro dinelay talaga ako ni Lord for a reason. Kasi I got to do a lot. And I got to meet a lot of people before I really joined Mary Kay, being full-time in Mary Kay. And I met the one. Corporate. It was great. It was really great. And feeling ko, lahat ng pinag-aralan ko, na-fulfill ko na doon. At nagagamit ko siya. And I was really liking what I'm doing. After some months of being an assistant kay mother, so syempre, siya rin, gusto niyang magpa-experience sa akin kung ano yung talagang experience siya sa Mary Kay. Meron doon, travel incentive for the beauty consultant. Take note, beauty consultant pa lang. So, for all of you na nasa corporate world pa rin, yung beauty consultant, para siyang rank and file position. Pero, si Mary Kay, meron agad pa-travel sa mga beauty consultant. The travel then was a trip to China. So, for all the red jackets are leaders in Mary Kay. So, pag na-achieve mo yung challenge, they're going to send you to China, all expense paid. 5 days yon, and then parang work and travel. Merong training na ibibigay sa inyo sa umaga, and then you can shop or travel all you want pag tapos ng trainings. Red jacket na ba ako nun ba? Nung ina-achieve ko yung China? Ah, okay.
Nakabuo ako ng mga members nun, and I was qualified to have the Red Jacket University training, and I was able to achieve my Red Jacket. So, leadership position na ako nun. Then, the China Challenge came. So, I did it. Ayan, pinagawa sa akin ni mother kasi gusto niya rin ako maka-experience ng travel. And take note, I will travel alone. So, hindi siya kasama kasi sino lang maka-achieve. And na-achieve na niya sa kanya the last year before that. So, I was really hopping from an office to another. Meron pa ako na experience na sa morning, sa QC ako. And then, sa afternoon, jump ako ng Taguig. And then, sa pag-uwi ng Makati, meron pa akong dadaanan na client. So, yun yung naging experience ko. But, I'm thankful na na-experience ko yun. Kasi I learned so many things doing everything. After 3 or 6 months, I was able to achieve it. Yay! I was really, really, really excited about it. Pero hindi ko pa kumbaga naiisip na it's really true. It was surreal pa rin. Parang hindi naman totoo. Parang hindi kami papatravelin. And come November, dumating na yung visa. Ayan, really excited. At sabi ko, totoo-totoo na talaga. But then, syempre, gusto ko pa rin ma-experience yung totoong nandun na kami. Nandun na kami sa China. Really looking forward until December came. Let me tell you na lang na still the best travel I ever had in my life. Grabe. Let me just add a little bit details about the training. It's called The Record in the Making. Actually, I have videos of it sa aking YouTube channel. You can search for it. I think it's titled DIM. Yan, lagay ko na lang dito. So, yan yung kanyang YouTube video. Siyempre, first travel. So, talagang nag-vlog ako kahit ang hirap mag-vlog sa SLR camera. Pero it was one... It is still the best travel for me. Kasi grabe, ang dami naming pinagdaanan. At ito yung talaga yung first na nakapagsabi talaga ako na totoo talaga yung pa-travel ni MK. And really, it's one of... Si MK lang pinaka-generous sa lahat ng lahat ng direct selling. Grabe, doon ko na-experience talaga na royal ka talaga. Royalty. Dami-daming trainings. Grabe. Doon pala sa training na yon, we got to meet a lot of beauty consultants from Malaysia, Singapore, Indonesia. Doon ko ata na meet yung King of Sales ng Singapore. Sobra. Doon ko na-appreciate din at nalaman, kumbaga, confirmed na sa akin na sobrang laki pala nitong company na to. Dahil, yeah, na-meet ko na yung mga sisters tapos nakakatuwa kasi magkakaiba kami ng suot ng red jacket but we're all red jackets. Ka-uwi ko noon, syempre, it was a training director in the making. It was really a training for mga aspiring directors. So, pagka-uwi ko noon, sabi ko kay mother, actually, hindi pa umuwi. Sabi ko sa kanya, gusto ko mag-director ma. Parang gusto ko nang tahakin itong pag-director. Sabi niya, umuwi ka muna. At pag-usapan natin. Siguro after the China, yun siguro yung breakthrough ko sa Mary Kay career because after that, we received our first car. Oh my God. Ayan. So this car, yun makikita nyo rin. Actually, wala akong video. Pero papakita ko nilang dito yung pictures ko with our first car. And then kung anong itsura ko nung pinapangarap ko pa lang siya. Pinangalanan ko pala siya Mary Gray. Si Gray siya. I was really happy kasi after a few days after we landed from China, na-award na sa amin at na-release na yung car. Ayan, yun yung mga picture. That is one of my milestones here. I quit my job at 21, decided to do my own business. And then at 23, a couple of years lang, I was able to buy my own car and have savings and buy my first ever investment, which is insurance. Nung nagkatrabaho ako sa corporate, hindi ko siya alam paano ko ma-achieve na magkaroon ng ganong investment. But then with Mary Kay, with the career that Mary Kay provided for me, I was able to save up and ayan, meron akong insurance. So, guys, importante din yun magkaroon ng insurance at a very young age kasi yan din ang network mo and yan ang pagpaprotect na sa'yo sa buong buhay mo. Was the start na talaga nag-decide na ako na I wanted to be a sales director. Ang kailangan lang talaga mag-decision ka sa mga gusto mong gawin
and you put your heart to it in doing it, in achieving it, and God will do the rest. That's what happened. Kasi nung nag-decide ako, tinulungan talaga ako ni Lord. Kumbaga, nandyan lang din siya sa aking back. After 3 months, I was proclaimed sales director. Grabe mga times na yun. Very thankful at wala akong pinagsisisihan sa lahat ng mga nangyari. Walang-wala talaga. And I'm very thankful sa lahat ng pinagdaanan. With God, nothing is really impossible. Well, wala namang bad na nangyayari talaga in your life. Only those na matututo ka, but it's not a bad experience to count. I was really, really happy at talagang super nakakaiyak kasi yung journey na yun. That's for another story. Talagang pinag-pray ko siya everyday, pinag-pray ko na makayanan ko yung journey kasi I really wanted to bless a lot of people in addition to who I am blessing nung time na yun. Siyempre, mas gusto ko na maging inspirasyon ako sa mga millennials na kaya din nila, na walang age bracket dito, na kahit sino ka pa, kahit wala kang pinag-aralan, kahit hindi ka pa graduate, even you're just 18 years old, you can do it. You can really, really do it. Walang imposible kung tatrabahuhin mo, kung isa sa puso mo at ipapasa Diyos mo, lahat ma-achieve mo. Yun ang gusto ko talaga na maging message ko sa tanan ng aking Mary Kay career up until now that I am celebrating my 1 year as a sales director. Gusto kong isipin na I'm successful. I have my red jackets. I have my beauty besties na na-inspire sa kwento ko, sa kwento namin, mga millennials, almost millennials ang hinahawakan ko. And I'm really proud of how far they've come mula sa pagkakakilala ko sa kanila, mula sa pagkakarecruit ko sa kanila, na nandito na sila doing what they love, being free from doing what they don't want to do, and really enjoying the benefits and the kita, mga earning points na nakuha nila in doing their Mary Kay. So that's what really makes me happy in this business. And that's really the definition of my success. Yeah, baka maiyak na ako. Here's the business na to. And I'm really happy. And then, after that, pagka-proclaim na pagka-proclaim sa akin, pinatravel na naman kami ni Mary Kay. This time with my mom, parehas kami. So, sumakay lang naman kami ng Royal Caribbean Cruise first time. First time ulit sa cruise, but I was able to experience it free, all for free, courtesy of Mary Kay. Nag-travel naman kami to Malaysia, Indonesia, and Singapore. Riding the Royal Caribbean Cruise, one of the biggest cruise here. First time sa Royal Caribbean Cruise, sobrang ganda, grabe. Kaya pala yung mga elders natin, yung retirement money ay sinisave up for cruise trips kasi sobrang luxury. So, really, really happy and we really enjoyed our time. Tapos sa Malaysia, pumunta kami ng KL Towers. It was my first time din sa Malaysia. Second time sa Singapore kasi we traveled back then nung college pa lang ako. Traveled back to Singapore wherein meron kaming a lot of free time because our flight was 1 a.m. the next day. So, parang yung 5 days na rin kami. Fly na kami back to Philippines. Yay! That was the start of my directorship. Meron ding ups and downs kasi lahat naman ang dadaanan natin, di ba? Mag-challenge tayo kasi pag hindi tayo na-challenge, hindi naman tayo mag-grow. But then, with Mary Kay, ang experience ko, lagi ako nag-grow. Laging may chance for improvement. Laging may chance to grow as you're the best version of yourself. And I'm really thankful na nandito ako sa business na to. Pero pag si God talaga nag-desisyon para sa buhay mo, the best yun. We have a grateful heart for it. Sobra, sobra, sobra akong dami tao na bless just by doing this business. It won't be possible without my clients. Yung mga nagtitiwala sa akin. Naniniwala sa akin. Mga friends ko sa Mary Kay. Mga tao na
hindi man nila sabihin pero sumusuporta sa akin. Overall, yun ang journey ko. And now, just last May, ayun pala, I was proclaimed as a sales director May 2019 last year. And I'm really, 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 really looking back, sobra-sobra ako nagtitank you sa lahat ng naging part ng journey ko. Either nandyan kayo ng beauty consultant ako, either nandyan kayo nung naging red jacket ako, either nandyan kayo nung nag sales director na ako, or nandyan na kayo simula nung una hanggang ngayon. I really, really, really appreciate you all. This is a special thank you then for all of you. And please know that you're really part of my journey. And walang hanggan ang pagpapasalamat ko sa lahat ng supporta niyo sa akin. Thankful since day one. Sobrang daming nagbago sa buhay ko. And I'm glad I decided to do it. And God led me here to this wonderful business.